Nakita niyo naman yung mukha kong napakalupit. Archangel versus Kingpins for the game number 2. Siyempre, presented by Multivitamins, Enervon Active, and Photoshop and Cherrymobile. Maraming salamat sa Enervon sa pagsuporta dito sa JustEnervon.com. Hashtag Active Lifestyle. Yeah. Active Lifestyle. Comeback. Ano? Comeback Active. Munti ka pa nga eh. Diba? Makambak active. Makambak active. Talagang pagka nakambak ka niyan, naku. Talay, active lifestyle active. Yung Archangel. Sobrang active ng dalawang to. To the point na pag may sinasagot yung Kingpins, may sagot din yung Archangel. So titingnan natin dito kung paano ang mangyayari sa game number 2. Kasi yung game number 1, naging pantayan lang. Pantayan eh. Lang. O, nagkaroon lang ng error, sadyang naisagad lang nung ano, nung Archangel yung kalamangan nila. Kaya talaga naging panalo din. And saksa, ganda nung galaw niyang... Kumbaga ba yung clash kanina, yung turret na nabasag nila a while ago, nag-capitalize talaga sila doon. Oo, doon na nila yung binira eh. Doon mo talaga makikita yung mindset ng pro player, no? Si Zaka sa bigla siyang takbo rin. Ayun naman yung power ng Link kasi. Sabi niya, teka, parang ano ah, kung lalaban ako dito, wala rin naman kami mapapala eh, marereset at marereset lang to kung sakali kasi meron silang Farsa. So every single time na mabubuhay yung Farsa, madedefend at madedefend nila yun. Wala kaming choice kundi, bigyan na namin sa yung Sanctuary Red ulit, di ba? So, maganda nga naman yun para sa kanila. So, Archangel. Pwede sila magban ng Yuzong. Ay, Broad. Oo nga, Broad. Lang yung binaban niya. No? Bago yan eh. Bagong hero yan eh. Yuzong ulit. O kaya Johid. Johid, Yuzong, Hilda. Pwede. Pero feeling ko, Yuzong ulit ito. Kasi ibigay nila yun. Yuzong ha. Feeling ko lang para sa Kingpins. Kasi, kung sakaling hindi nila kuhanin yung Yuzong, kuha sila ng Johid dito. Makukuha dito sa kabila. Priority. Oo, oh, kasi priority talaga yun. Oh, Joed. 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 So, possible dito Archangel mag-Yuzong. Yuzong. Yuzong. Yuzong taka isang support. Ayun nga. Oh, Yuzong Kali doon eh. Wala nang Kali na ba? Ah, oh. Actually. Kingpins naman. Pwede sila kumuha ng tank. Ay, di, well. May yun eh. Fighter. Fighter na pwedeng ipagtapat sa isang Kali. Ah, sa isang Yuzong. Baka Kalid nga. Stable. Ay, ban pala Kalid. So, Esmeralda. Okay. Esme and support. Pwedeng champ para dito sa dragon. Pero, hindi sila pwede mag-farsa dito kasi counter out na rin. So, yan. Oo, makakapalag yan sa ano. May sustain din yun. Counter out infer. Okay din. Archangel. Anong kanilang pipiliin para sa ating game ng dito? Helcurt! Hypercurt. Helcurt. Feeling pa, pero possible iban. Yung natin call ng Archangel Esports kung naririnig nga nila sa Earth. Kasi kung nag-link sila, mahirapan sila kay JP. Unstoppable first lang, bababa yun eh. Mm-hmm. Diba? O diba, Ling yung ibaban talaga dito. So, Kingpins. Baban sila ng isang tank. Possible, pwedeng Kufra, pwedeng Basha. Kasi yun yung magkaka-counter out kay, ano, kay Esmeralda. Eh. So pag binan nila yung Basha, wala makakapag-counter out sa kanya. Free siya makakagalaw. Tignan natin kung ano nga bang kanilang maibaban sa pagkakataon nito. Pero tank, malaking bagay kung natatanggal nila. Ilang minuto yung laro natin? 50 to 20. So, pinakamatagal dito, 35 minutes. Ah, madilis pa rin pala. Abay, ito Hilda. Di ba siya? Bak-bak siya nga. Baka siya dito para sa arcade. Mabilis pa umiikot yun. Sabay sila ng dragon. Diba? Tapos... Uy! Uy, Dairo! Dairo? Bago yan! Tignan natin kung ngayon may bibiliin. Burst? Pero bago yan. Pero bago yan. Kung sakali man, ngayon walang makikita yun dito sa Justin. Nag-meeting yun. Last time na nakita ko yung ginamit ni Dilar eh. Sonic VH. Effective. Oo, oh, effective sa kanya. Pero... O baka conforme sa... Depende kasi yun eh. Depende kasi. Situational. Show naman. Ito, Hayabusa. Hayabusa. Nawala na kasi yun eh. Nawala na yung link. YSS. Okay din. Tingnan natin. Ano kaya pwede nilang kuhanin? YSS tsaka Chang. Yung ulti ng YSS Lunox, global. Lunox pwede. Global, eh, no? Global. Lunox pwede. YSS, yes. Global. Okay. Wala silang magic. Hindi, magic damage coming from si Lumi lang. Okay na din. Vision. Okay. Kaso, para dun sa, ano, sa Selena.
Yun ang counter dun sa... Oo, dun sa... Kasi pwede siyang magtanim ng ano eh, ng mga traps sa damo eh. Eh, paano pag nadaan din yung natalo? Oh, possible. Hindi, saka itong... Tama ba? Ring of punishment nga ba? Ayun, yung ano para, ito, si Hylos. Hylos, oo. Lalabas counter itong... Counter-out na siya dun. Lalabas itong ano kagad. Natalya. Ako, tingnan natin kung paano magiging successful sa kanila itong videos. Pero actually, maganda yung ano, pick ng Archangel. Maganda rin naman yung pick ng Kingpins. Depende na lang sa kanilang positioning. Katulad na nangyari ko. Siguro pag tumaba dito si Eason, mahihirapan yung Kingpins. Oo, mahihirapan niya. Si Eason kasi si Yuzong. So, pag yan nakalipad, madali siyang ano, madali niyang abutin si YSS. And may Hellcurt pa. Di ba isipin mo, lumipad yung dragon, tapos madilim. Paano makikita? Hindi mo makikita yung position. Tapos meron, may glorious pathway pa. May glorious pathway pa kayo. Pa. So, tignan natin, mga kaibigan, game number 2. Dito lamang yan sa Justemo Cup, syempre. Kingpins dito sa blue side, red side naman ng Archangel. Pakilala ko lang ang Kingpins, JP sa kanyang Jawhead. Crown is back sa Thames, Selumi sa Esmeralda, Aji dito sa kanyang YSS and Majo for the Natalya. Dito naman sa side ng Archangel Esports, Eason gagamit ng Yuzong Escalera with the Selena Saksa sa kanyang Hellcurt. Pero sa gitna, tingnan natin yung Yasuo with the Cho at Yami gagamit rito Hylos. Ng Hylos. Yan. Naku, maganda bakbakan na naman. Mga kaibigan, tatlo, kalaban Majo, sumasidestep lamang Escalera, magtatanim ng trap yan para nga naman magkaroon sila ng vision. Kasi alam nila na si JP is nakaredy na for the red buff. Naku. Ganun nga nangyari, no? Ganun talaga yung mangyayari dyan eh. Tataniman lang nila yan. Kasi hindi sila pwedeng umakyat. Pag umakyat sila, matik, mapapatay sila. May Joey dun eh. Kaso ito na naman si Escalera. Oo, sa gitna nga rito. Execute. Ang kulit ni Majo nga rito mga sir. Pero pwedeng siya pa nga yung mabigyan. Tinan natin kung ma-outplay, ma-turnaround nga ba to. Pero Archangel, yung makakagrab rito ng first blood. Here comes the arrow pero hindi aabutin si JP. Boost check lang. Nako, yung positioning dito niya. Alam nila. Alam niyo yung ano eh, yung galawan ni JP kaso si Yami naramdaman yung sakit na kayang i-provide dito ng mga rap. Meron pa siyang red buff. Tinamaan na bisan araw. Hindi tumama yung trap. Yun lang. Yun lang. Kung tumama yung trap, possible pa tayo ni. Eh. Pwede nga. Kasi naka-red rin siya ni si Yasuo eh. Saksa level. Magli-level 4 din. Naku si Majo. Naku, natanaw nga niya. Ito na nga yung damba. Natanaw. Oo, natanaw niya. Huwag ka magpapatanaw, mga kaibigan. Lalo na pag may Natalya. May nag-text eh. Oo, naku po. Ito pa si Yasuo. Nasasaktan din sa galaw ni ni si Lumi. Naku po. Mamamaximize ata yung mga bagay-bagay. Si Aji, level 4 na rin dito. So, ano nga ba ang pwedeng gawin, mga kaibigan? Tago lang siya sa turret eh, no? Oo. Mainit talaga tong gitna. Yun lang! Nakagamitan nga ng ejector Zack sa kailangan niyang tumakbo. Pero makakaligtas naman. Tignan natin si JP, ma-pick up rito. Nandun naman si Crown para bumaka. Pero JP, JP mabibigyan. Yami! Nabaka, patay na. Mukhang 1-for-1 trade. Kung si Majo nagtigil doon, patay yun. Nag-contract inferno lang dito yung ano. Kaso yung top lane, ito yung sinasabi natin eh. Pag etong si Eason, nag-snowball agad. Promise. Pasukin kayo niyan, walang kasabi-sabi. Lilipad lang yan. Comfort hero niya ba yan? Ayos lang, ayos lang. Pero kasi pagka hawak mo yung Yuzong, malaking bagay yun sa team mo eh. Kasi ikaw yung mag-i-engage eh. Ikaw lagi yung unang lalaban. So, medyo magiging mahirap para sa... Teka, ito sa baba. Si Lumi naka-ready. Ayan nga. Falling Star Moon. Pero kinancel nga niya rito. Nako. Nagkipagsayawan lang yung dalawa dito sa choke. Yung choke kasi kailangan niya... Hindi niya naman kailangan pumatay. Kailangan niya lang i-clear. Kaso mas malakas yung ano, pang-clear ng Esmeralda kasi AOE yung skills niya. Tapos. Though, meron namang AOE din naman yung ano. Yung Shunpo tsaka Jitko. Yung Shunpo nga, merong AOE. Kahit pa paano. Pero hindi ganun kabilakas yung damage. Mas mabilis doon sa Esmeralda. While si Eason nga, Toto, Glorious Pato, ilalatag na nga. Pero Eason will fall into the hands of Joed. Pero si Majo nga ang kapalit. Tignan natin, Crown is back. Naku po, inabot siya ng Adukan. Double kill para sa Hellcurt. Habang JP, sinusundan ng mga tropahan sa Archangel Esports. Aji under the tier 1 turret. 5-3 yung ating scoreline. 3 minutes and 20 seconds. Ayun na nga, isang mabilis. Tumatakbo na nga yung Hellcurt dito sa loob ng Turtle Pit. Grabe yung ano, grabe yung positioning ni Saksa doon. And yung mga abyssal arrow na naibigay ni Escalera. Talagang napakaganda nung... Tsaka yung syempre si Yami, no? Yung positioning din nila. And nahirapan na dito yung Kingpins na makagalaw. Kahit pa... Kasi nakontra eh. Nakontra si ano eh, si Majo. Si Majo, no? Oo, nakontra si Majo eh. Gusto niya man gawin yung mga bagay na gusto niyang gawin. Hindi niya magawa dahil nandun si Yami, tinamaan pa. Kala ko tatama ka pa. Sidestepan. Sidestepan pa. Nako. Okay, si Majo. Kumbaga ba yung natural na ginagawa ng Selena na ano eh, nalilimitahan eh. Ito no, nare-reveal agad siya. No, hindi na ganun ka ano eh. Wala nang gulat factor, no. Ayun ako, ito pa.
Lalabong pa sila. Si Aji lang inaantay nila dito magano, mag-snowball. Kaso hindi iniiwan eh. Magkasama lagi sila ni si Lumi. Hindi makakapag-farm na maigi yan. Pagka ganyan, nag-aati sila sa gold. Pero Way of the Dragon. Way of the Dragon nga. Ginamit nga doon. Si Madjo sinusundan man niya sa Escalera pero makakatakbo. 2 versus 2 doon sa may river. Here comes the arrow pero walang tatamaan. Boost check lang. Sa baba, trabaho lang dito yung mga tropahan sa Kingpins. Bottom lane pa yung nakuha. Basag na kagad. And sila nga una yung nakakuha dito. Delikado yung buhay. Ganda nung ano. Nung, low health. Nung smoke doon. Hindi nakapagbitaw si Saxon ng skill. Hindi rin tumatama. So, magandang decision yun coming from Majono. Muntik na siya doon pero at least kahit pa paano, nabuhay siya sa pagkakataon niya. Maganda rin lang score ni Zaxa, 3-0-1. Nako, di mo na ter-sword po si Crown. Punit ka dyan talaga. Sakit sa ulo yan. Pero si Aji ang inaantay ng sambayan ng Pilipino kung paano magiging successful. Ay, ito na yung Falling Star Moon Herb. Sa gitna, tignan natin what happens. JP running low in health. Nako. Mm-hmm. Lalabang pa. Out na, disengage. Disengage, 30 seconds. So, kahit tamang positioning lang. Para dito sa Archangel. Kasi hindi kasi sila makapag-position. Kasi naka-ready rin si Majo eh. Ang problema, pag maling boost yung nadaanan ni Majo. Ayun ang problema. Diba? Pero ito nga, arrow coming from the backside. Escalera dashing in, dash out. Oh, another arrow. Arrow number 2. Here comes Yasuo. Chow pa nga yung maka-pick up ron ng kill. Taamos will fall. Knock up nga rito para kay JP. Unstoppable Yasuo. Force ginamit Yasuo. Mamamatay. Yan nga lang yung ganti. 1-for-1 trade. Galing ng arrow dun, Herb. Dalawang beses tumakot. Ito pa ngayon. Again, another arrow. Oh, ito na naman. Pero ito si JP. Mukhang iitsa yung tropa. Escalera. Oo nga. Mabibigyan? Tingnan natin. Utakos. Kalahati yung buhay. Utakos. Sinusuntok nga ni Kapitan JP. YSS with the ulti. Maganda yung ginawa dito nung Selena. No? Mm-hmm. Kahit wala na siyang buhay, binitem niya yun para makakuha ng another objective, yung Archangel, which is lalamang at hindi naman ganun kalaki, pero aangat at aangat yung pera nila kahit pa paano. Tapang ni Yami rito. Yun, ginamita siya ng ejector. Tapang-tapang. Oo, Falling Star Moon. Oh. Pero kaya nga ba siya ni Zilumi? Wala lang mana. Wala lang mana. 6 minutes and 11 seconds. In our game time, BOD na pala si Yasuo dito. 4-6 ang ating score. 4.3K yung pera. 4.2 naman kay Esmeralda. Yung natin, 4K lang yung pera. Hindi kasi siya makapag talaga. Nahihirapan siya. Oy, Way of the Dragon. Pero hindi tinuloy. Mm-hmm. May mga bagay talaga dapat hindi na itinutuloy. Eh, yun, tama ron. Mabigat ang hugot ni paring mabigat, Herb doon. Oops! Habang si Zaxa rito, lumandag. Nako. Hindi niya tinuloy. Masabi siya eh. Oo. May mga bagay talaga hindi mo dapat tinutuloy. Kasi no? Pag tinuloy mo, mas masasaktan ka. Kaya abangan nyo, mamaya ang alas 2. Mamaya, mga kaibigan, abangan yan. Laging abangan kasi mukhang mapapatay na. Kasi pwede nga ma-burst down dito si Crown. And Crown is back. Crown is dead. Crown is down. Crown is down. Yun yung mangyayari doon pagka ganun, mga kaibigan. Si Lumi, ang tagapagligtas nila ngayon kasi siya may pinakamalaking pera at siya yung kailangan talaga na lumaban dito. Pag wala kasi siya, nahihirapan sila kasi kayang i-pick off agad eh. Ooh! Yun lang. Nasa likod si Lumi with a stun. Nako. Pero wala na eh. Mapapatay niya. Ay, makakatakas. Na-reveal niya yung pwesto. Wala na. Nasaan yung follow-up? Pero may bakbaka na sa may bid ng Nuggets. Izo nag-anyon dagod nga rito. Inahanap nga niya si Madjo. Nako, bumaba. Hindi na matatagpuan. Bumaba. Tangke na rin si JP. Nagtantos na Mortal Kombat dun, mga kaibigan. Pero dadambayin nga nila si Izon dito. Yuzong, somehow tanky. Halos 1/3 na lang kanyang buhay. Makatakbo naman. Ito yung laban na inaabangan talaga. Uy, grabe! Dumamba na sa tier 1 tower. Grabe 3-1 turret pala. Grabe ka katapang. Pagka ganun, pwede na sila kumuha ng turtle dito, mga Lodi. Pero ops. Tinamaan! Inaabot ng arrow. Todas nga siya ron. Knock up coming from Yasuo. Pero si Lina ay makakuha ng kill. Eto na nga yung glorious pathway. Nagpagabi pa nga mga kaibigan. Way of the Dragon doon sa may bandang Kodli. Yasuo pick up niya. Finally yung tanky na Tams. JP makapag-flicker out pa nga. Pero he might be the next casualty rito. Kailangan tumakbo ng isang Joed. Pero doon na sila may turtle pit. Grabe naman nakakatakot yung mga arrow ni Escalera rito. Kailangan tumakbo na rito ni Aji together with JP. Here comes the arrow. Pero tatama nga doon sa may serpent. Ganda ng vision na binibigay ni Yami. To the point na nagdadalawang isip ngayon yung marksman nila. Actually, pwede nang patayin to eh. Pwede nilang gawin kung sakali mang merong may glorious pathway si Yami. And umuha na lang sila ng objectives. And tuloy-tuloy na ngayon yung pag-angat ng pera ng Archangel. Nakakuha sila ng turtle, nakakuha sila ng tower dito. Though na isa lang, lamang pa rin sa tower yung Kingpins. At least kahit pa paano, umaangat at umaangat yung pera nila. Ganda ng position ni Aji. Free siya sa bandang gilid eh. Sa jang, hindi niya lang talaga ma-idiin. Kasi pag dumiin siya, malalapitan siya ni Hellkirk. Yun yung magiging crucial. Ayun ang problema.
Pag so, naipit na sila dun. Nadrag sila sa teamfight. Ang ganda na ibitaw ng Archangel lahat ng skills nila dun na magkakadikit yung kalaban. Oo. Yun lakas nila eh. Kailangan magkakadikit talaga dahil dun kay ano, si Lumi. Tapos pag di sila magkakadikit, mahirapan sila. Tapos oh, habang sa top lane. Ayun po. Ano ako. Tignan natin ang positioning ni Majo dito. Uy, muli kang patamaan. Yung mga pana talaga nito, no? Nakakagulat yung pana ni Scalera. Nakakagulat. Tapos sigurado, pag tinamaan ka, aking ka. Matik ka na dun. Pagka ganyan. Oh, nasundot pa. Na-stun si JP. Nandun naman sa gilid si Silumi. Ejector. Yung Natalia. Lalaban din, oh. Nako po. Mukhang 6-10 ang ating score. 9 minutes and 40 seconds in our game time. Nako, nakakuha na naman si Majo ng another kill dito. Abisa Laro, will not connect. Tikan siya doon. Kung medyo mahaba-haba yun, sapot siya doon, sir. Oh, ejector. Sa gitna. Tagal. Tagal makunat lang. Makunat yan. Habang si Crown nasa gilid. Oh. Ang mahirap dito, pag dumating ng late game, mm-hmm. Ano pang papatay nila doon si Esme? Yun ang problema. Oh. Pero tier 2 third, it's top. Nako. Basag ito na. Pa. Ito pa. Nako Kiras po. Ni Izon. Lalaban. Yar, uy. Escalera nakakuha doon sa top lane. Pwede sinolo kill niya, no? Kanina pa niya gustong-gustong panain yun, eh. Tama. At least kahit pa paano, naging successful na para sa kanya. Kasi kanina pa sa kanila nangungulit, eh. Pasok lang. Falling Star Moon. Sabay out na lang siya dito. Arrow. Walang tatamaan. Dinedepensahan talaga nila yung tier 1 tower turret nila. Nakap. Muntigan ka na dun, sir. Kung natamaan ka. Mm-hmm. Tinamaan ng hangin, mga kaibigan. 99.9 derbs ang natamaan dun ng Bagya. Samantalang si Yami dito, nakaposisyon din. Bottom turret dito, mukhang mababasag na. Mid lane din. Nako, paano kaya ang gagawin ng Kingpins? Ano naman ang magiging sagot dito ng Archangel dahil nahihirapan na din sila kahit pa paano. O yun po, makakaalis lang. Makakalipad ng matiwasay. Malakas sa kulitan yung ano eh, no? Oo. 7-11, napaka-convenient score natin yan, mga kaibigan. Lahat mabibili mo. Sa mga ganyang score, napaka-convenient yan. Matindi yan. Oo po. Top lane, Yasuo, laban kay si Lumi. Hirap labanan ng isang Esmeralda. Ho, bulaga! Dito naman tayo sa Skinitan Elsa. Ang tanky pa rin ng isang Esmeralda. Tignan natin kumakontrol nga nila. Ayun, finally, Majo, has been brought down. At Majo matatagpuan na buhay pa si Saxaron. Double kill pa nga ron para kay Yami. Habang nandun naman sa may Lord, yung side ng Kingpins, na-pick up nga nila sila si Yuzo. Disengage sila kasi wala silang buhay. Pag naabutan sila, tamaan sila ng Abyssal Arrow dyan. Wak-wak ang mga dapat pwedeng wak-wakin. Nako po. Ayan na. Ito na, nakakita na sila ng position dyan. Ah, ready na sila sa Kumu mamaya. Oo, ready na yan. Sigurado yan, mga kaibigan. Si Yasuo, tamang trabaho lang tayo. Wala natin magtrabaho. Mahirap po lang trabaho ngayon. Mga wala tayong pagkain. Nako. Ito na. So, ang pinakamalaking pera para sa kanila, 7.8K coming from 8K, Cho. 8K, si YSS. Si YSS sa naman sa kabila, 8.6. So, malaking bagay ito. Kasi marksman yan eh. Mm. Malaking tulong yan pag kung sakali mo. Pag nag-dragon ka, mapipilitin ka bumaba agad yan eh. Tapos may mounting shocker pa siya for the vision. So, tingnan natin ang pwedeng gawin. Ang ganda na pinapakita dito ngayon yan, no, ni Majo. And kaya niyang soloin yung Selene. Kaya niya rin yung Hellcurt. So, pero napatay siya ng Selena ng solo kill kanina. Oh, yun nga lang. Sa may top lane. Ito na yung vision. Oh, ito na nga yung vision na pinoprovide ng ulti ng YSS. Siya pa yung may pinakamalaking pera. So, ramdam mo talaga yung mga bagay-bagay na yan. Pero Aji's in the Lord pit. Ito na si Yasuo. Nakaready na rin. Nagpadilim na. Mag-engage na sila to a teamfight. Pero masyadong malayo ang mga bagay-bagay. So, wala nang Dark Knight Falls dito. Ang magiging engagement nalang dito is si Iso na lang. Kung sakaling mag-dragon form si Izon, ayun ay magiging panggulo para sa kanila. Nareset yung Lord. Marereset yun. Hindi magkukuha yan. Fake Lord lang, no? It's either fake Lord. Depende. Ayan, wala yung Esmeralda. Ano, dinadrag nila yung side ng Kingpins Esports para sa teamfight. Kalahati na yung buhay ng Lord. Nako po, JP. Sino ka pong makakuha? Pero YSS, napatay nga niya rito yung Cho. Fighting doon sa may Lord Pit. Ayun lang, si Saksang makakuha ng kill. Papapatay siya ng Selena doon sa may backline. Delikado naman dito yung Hylos. Yami mamamatay. Escalera tatakbo na sa may tier 1 turret. Pero yung Archangel, nakuha nila yung Lord Herbs. Ito yung malupit na ginagawa ng Kingpins eh. Kailangan talaga, kaso siya ni, no? Buti nga si Aji hindi napatay doon kasi pwedeng ituloy. Kaso kailangan talaga na ano, lumabas agad sa sanctuary. Pag di lumabas yun, basag sila dyan, sir. Basag kayo dyan, pipilitin niya nila, oh. Oo nga, Falling Star Moon, doon sa may gitna. Zack, sabuti na kalayo pa nga. Yun nga lang, lumabas na rito yung Sanctuary Lord. Ayan na. Pero yung Kingpins Esports na palalim yata. Crown nandun sa may loob ng base ng Archangel. Pero hip-hops the ulti yun lang. Masusustain, susundan naman siya ni Izon. JP, kailangan rin tumakbo. So, was Aji, here comes Escalera together with Izon.
Pero disengagement lang yata sa side ng Kingpins. Arrow, walang natamaan. Oh, ito na. Ito na. Pagka hindi napatay ni Saxo si Aji, mahihirapan sila. Kasi, yun lang yung ano eh. Yun yung may damage, tas may vision for the Mountain Shocker. So, ano nga ba yung depensang gagawin dito ng Kingpins dahil nakuha nila yung Enhanced Lord? Nako. Ito na nga si Yasuo. Ginamitan siya ng ejector. Nado naman si Aji sa may bandang kanan. Pero ayun, Dark Knight Falls ginamit. Natagpuan nga niya si Aji. Sino ba unang mamamatay? Pero Hellcurt will be the first one to fall. Ison nga rito. Naganyan dragon. Pero patay naman si Madjo. Glorious pathway ilalapag. Yami na. Ipaglaban. Nando naman sa may tier 2 turret. Yun lang. Napatay rin yung YSS. Deads rin doon si Ison. Yami somehow tanky. Pero sinusundan nga siya rito ng dalawang heroes. Yung Kingpins habang si Yasuo. Trabaho lang. Trabaho lang. Trabaho lang siya dito. Pero madedefend pa rin yan eh. Madedefend at madedefend pa rin yan mga kaibigan. Hindi nakalapit. Kung nakalapit talagang ano yan. Lulundag naman talaga yan. Pero hindi na kaya i-burst down ng Hellcurt yung ano, no? YSS, no? Oo. Mahirapan siya dun. Ano bang item ng ano? Ng Hellcurt direct? Wala siya siyang Heptasis. Eh. Windtalker? Heptasis? Oo. Oo, pwede, pwede. Tsaka ano, may ano na kasi. Wings of Apocalypse na rin yung ano. Yung YSS, so medyo makulat na din siya, kahit pa paano. Tapos pag bumaba na ilang percent yung buhay niya, mas mataas yung pwedeng ibigay na lifesteal sa kanya. So, malaking bagay yung para sa... Nagpalit na nga ng item mo, nagmalipik roar na. Yung show para at least... Ang ganda pa na ng bahay dito. Ganda ng bahay. Para ano, para nga naman... Sabdi, you know? Oo. Nako. Diba? Unabot ng pana. Naku po. Dark Knight Falls ginamit. Dash in, dash out nga rito. Ito na yung mga trupans. Dark Angel. And they burst down. Aji. Mukhang ito na yung inaantay nila na opening herb. Ito na yun eh. Oo nga. Pwede na tinamaan. Naku po, Diyos ko day. Ito yung magiging problema. Pag hindi kinat ni Majo, ayan na, hindi kinat. Ayan na, naku. Naipaglaban ng one-on-one. Yung show rito. Sagpa-doodles ka dyan. Sagpa-doodles ka. Ay, naku, hindi umuwi. Di nga umuwi. Di Glorious Patrick nga rito nilabag. Basag na yung tier 3 turret. Ito na may opening na naantay ng Archangel Esports. JB halos kalahati yung buhay. Inaabot pa nga rito ng arrow and JP will fall down. At credits nga rito para sa isang Hellcurt. Makukuha nga niya yung kill. What comes next? Crown popping up the ulti. Pero mega kill na para sa isang Selena. Shutdown naman si Escalera. Saksa patay. Saksa patay. Ang gulo ng ating tipay niya sa may bandang Nuggets. Pero... Si Ison, grabe. Yung Cho, buhay pa. Oh, may malipik roar yan. Matik yan, sir. Ang kinaganda nga lang dito sa inyong Archangel Esports, nakashove yung top lane. Oh, so, was dito sa may mid lane. We have to at lang yan, eh. Ang mag-isa lang dito na nakadepend is only Crown. Buhay na rito si Aji. Guard, there goes the knock up. No. Ison, delikado. Aji. Ayun lang. No. Ay, ito yung sinasabi nating malupit na laban, mga kaibigan. Pero lahat ng turret. Lahat ng third, ano na, dapa na. Mga kaibigan dito. Pero sayang yung dalawang sapak na kayang ibigay niya, no? Ni Cho doon, eh sabi niya naman, pagka nagpapatay naman ako dito, paano makakapag-depend yung Ilos? So, maigi nang gulo-guluhin ko lang sila. Antayin ko na lang yung pagkabuhay ng mga kampi ko, tsaka tayo pumalag. Tsaka 10 segundo na lang, magkakaroon ng Sanctuary Lord. Kung makuha to ng Kingpins, magiging malaking bagay yun para sa kanila. Grabe yung pana doon, no? Yung iba? Pagkakahuli nila kay Aji. No? Kayo pa pinapoint out yung herb, eh. Yung pana dito ni, ano, ni Escalera, talaga namang... Walang duda. Oo. Nung na-pick up yung YSS, ito nangyari, no? Nakalbo yung mga turret nila. Sapul na naman! Oh! Oh my God! Ito na dash in, dash out! Sabay nilabagan pa nga rito ng Glorious Pathway. They're fighting 5 versus 4. Madjo! Naku po, alas kalahati yung buhay. So, was crowned. Ayun na nga yung knock up. Pero shutdown na nga rito si Tropang Crown. Madjo will be the next casualty. Pero let's see. Dalawa na lang yung buhay rito. Make it only wala one. Na, si Lumi, only the one to defend. Here comes the arrow. Hindi tatama, Falling Star Moon. Si pero mukhang maliwanag na 2-0. Will be bagged by Archangel Esports. Ganda nung ano? Ganda arrow. Nung arrow. Yun na yung ano eh. Yun na yung nagiging magandang ano sa kanila kasi kailangan lang nilang i-pick off yung YSS. Eh wala namang ano yung Purify yun eh. Sunadali doon, sir. At ayun na nga ang makakapagpaganda doon. Walang duda kung sino naging MVP. Yan yung grabe, no? Yan yung magandang kay ML, kay Mobile Legends. Kasi sabi niya, ito talaga yung magandang ginawa eh. Ayan na yung lagay. Talagang on point. Siya yun mismo. Si isipin mo yun nung yung clutch na pana niya kay Aji. Yung gigil ng Archangel Esports. Halika, nagpadilim eh. Liparin na natin, liparin. Nagpadilim eh. Oh, liparin na natin, Tol. Liparin natin si Aji. Sabi niya ng tinamaan, Tol, tinamaan mo, panalo na tayo. Oo, oh, grabe. Yun. Kasi yun yung nagpapagulo sa kanila eh. Kung hindi tinamaan si Aji doon, malaking chance makapag-defend. Tapos makuha pa nila yun. Kahit nandun yung, ano, nandun yung show sa top lane. So, well, nakita na natin dito kung ano yung magandang laban. Diba? Hindi one-sided talagang ano sila labanan. May mga errors lang ng bahagya. Pero nagiging maganda ang laban na yun para sa Archangel. Siyempre, nanonood pa rin kayo sa ating Just Emma Cup
presented by Multivitamins Enervon Active. Mm-hmm. And syempre, abangan! Abangan ang Series 3, mga kaibigan, para sa isang ma-action na laban sa Just Demo Cup. Syempre, kami pa rin naging shotcasters nyo para sa laban ako, sir, mga kaibigan. Kasama natin si Daddy A. Yun. Don't go away! We'll be right back. Peace!